mga TVnatics! Welcome back to my channel, and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ang panukalang barangay coding ni Mayor Vico Soto dito sa Pasig City. Hi, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Ayon nga kay Mayor Vico ay naging matagumpay ang barangay coding sa Pasig City Mega Market. Alam niyo kung bakit? Ito po yung picture niya ng before and after. Nitong mga nakaraang linggo kasi ay dagsa ang pulupulong mga tao sa Pasig City Mega Market. Kaya naman hindi natin maiiwasan na hindi mai-apply ang social distancing. Hindi rin naman natin maiiwasan na hindi papuntahin ang mga tao sa Pasig Palengke, dahil dito po sa Pasig Palengke ay narito ang lahat ng mga pangangailangan ng lahat ng ating mga kapamilyang Pasigenyo. Dito din sa Pasig Palengke ay mabibili ang mga karne, gulay, prutas na gusto din namang kainin ng ating mga Pasigenyo, dahil nga po sa ating mga relief packs, kung inyo pong mapapansin, ay mga more on delatas po siya. So syempre, ang ating mga Pasigenyo din gusto rin naman nilang kumain na mga pasustansyang pagkain, nandito nga lang din po natin sa Pasig Palengke. Yun nga lang din kasi, sa sobrang dami ng pumupunta dito nga, hindi natin maiiwasan na hindi magkadikit-dikit ang ating mga katawan, which is, ang kailangan nga po natin sa panahon ngayon ay ang social distancing. Kaya naman, ang ating Mayor Vico ay nagpanukala po ng barangay schedule. At eto nga, naging matagumpay nga po ito dahil dalawang beses lang pumunta ang 10 barangay sa isang linggo. Dahil nga, di ba, ang schedule po ng barangay na ito ay ganito. Tuwing Monday at Thursday, ang barangay lamang po na pupunta sa Palengke ay Barangay Rosario, Santolan, Maybunga, San Miguel, Ugong, De La Paz, Santo Tomas, Palatiu, Malinaw at Sumilang. Sa araw naman po ng Martes at Biyernes, ang mga barangay lamang na pupunta sa Palengke ay Barangay Manggahan, Santa Lucia, Kalawaan, Sagad, Buting, San Joaquin, Santa Cruz, Kanyogan, Orambo at Bagong Katipunan. Sa araw naman po ng Miyerkules at Sabado, ang mga barangay na pupunta lamang po sa Pasig Palengke ay ang mga Barangay Pinagbuhatan, Barangay San Jose, Bagong Ilog, Bangbang, Pineda, Kapitolyo, San Antonio, Kapasigan, San Nicolas, at Santa Rosa. O naging matagumpay nga po ang barangay schedule na yan na malesen natin yung mga tao na pumupunta po dito sa Pasig Mega Market. Kaya naman, dahil naging matagumpay ang schedule na to, ay palalawakin pa daw po natin ito. According kay Mayor Vico, ay palalawakin pa natin ito para lalo pang ma-flatten ang curve ng mga positibong pasyente. Siyempre, pag nandito ka nga naman kasi sa loob ng Pasig City Mega Market, sa dami ng mga tao dito, hindi mo po maiiwasan kung sino ang mga may positive dito, di ba? So, ang hirap din kasing mag-judge. So, kaya naman, nung inilunsad po yung Pasig Palengke schedule na yan is naging matagumpay nga po. Kaya naman, magkakaroon nga po ngayon dito sa Pasig City ng barangay coding. Malawak na barangay coding, Pasig-wide barangay coding. Yung mga bibili po ng pagkain, twice a week na lang po pwedeng lumabas ng bahay para bumili ng pagkain. Yung mga ibang exemptions, katulad po ng pupunta ng ospital, medical reasons, emergencies, kung ikaw po ay isang essential worker, muli po, hindi po ito lockdown. Ito po gagawin natin para sa mga establisimento ng Pasig para mabawasan po yung pagdagsa ng mga tao rito, mabawasan yung congestion ng mga tao na naoobserbahan natin, na nahihirapan din ng police at nahihirapan din ng peace and order offices natin, pati po yung mga barangay natin. Nahihirapan po tayo sa ngayon i-control ito. Kaya po yung gumana sa market na barangay coding na 10 barangays per day lang ang pwede lumabas, twice a week lang ang kahit anong barangay pwede lumabas para bumili ng pagkain, gagawin na po natin para sa lahat ng establisimento sa Pasig. May nagtatanong po sa akin, ano ibig sabihin ito? Lockdown ba ito? Hindi po. Malinaw po yung sinabi ng DILG. Narinig ko po ang ating Secretary Anyo sa isang panayam. Sabi po niya, huwag nating gamitin yung salitang lockdown. Bakit ho? Dahil iba po yung impression pag sinabi kasing lockdown, talagang walang makakalabas, walang makakapasok. Pero hindi po natin pwede gawin yun. Para naman yung mga nurse, yung mga doktor, yung mga empleyado natin dito na may duty dito sa city hall 24/7, may naka-duty dito. Yung mga essential goods, yung mga magdi-deliver ng pagkain, yung mga truck ng gulay na pumapasok sa Pasig,
hindi po pwede yung lockdown. Magugutom tayo lahat kung gawin po natin yun. Pero ito pong barangay coding, nagumana sa palengke, nabawasan yung bilang ng tao sa palengke, konting sakripisyo. Konting sakripisyo ang kailangan para po matapos na po ito. Gagawin po natin yung ginawa sa palengke na matagumpay, nabawasan yung bilang ng tao, pero nakakabili pa rin ng tao ng pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw. Ito po, papatupad na natin sa lahat ng establisimento ng Pasig. Ibig ba sabihin, pagka dun sa twice a week, ibig ba sabihin, pwede ka nang tumambay sa labas? Hindi pa rin. Pwede ka lang lumabas ng bahay pag exempted ka ayon sa IATF guidelines, ayon sa guidelines sa ordinansa ng Pasig City. Ang ginawa po natin dito, meron po kasi tayong mga panukala galing sa iba't ibang tao. Yung PNP po natin, meron silang panukala. Yung, ang ating napakasipag na COP, si Colonel Moises, ay meron po siyang panukala sa atin. Okay? Tapos yung Sanggunian Panlungsod natin, sa paumuno po ni Vice Mayor Io Bernardo, meron din silang panukala. May panukalang ordinansa pa po sila. Tapos yung Peace and Order Offices po natin, yan, sina Volta, meron din silang sariling proposal. So ang ginawa po natin sa Mayor's Office at kasama po yung buong team natin, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panlungsod, ng ating Vice Mayor, at ng Peace and Order Offices. Pinag-isa po natin. Ano? Inihingi ko lang, no? Sana yung mga netizen, yung mga nasa Facebook po, kayo po, yung mga nanonood, yung mga taga-Pasig ngayon, sana wag po natin muna kinakalat yung mga balita habang panukala pa lang siya o hindi pa siya finalized dahil nagkukos po ito ng confusion. Nagkakalito-lito po mga tao. Narinig lang po, diba, sasabihin na kagad may lockdown. Wala naman. No? So, alam ko, lahat kasi tayo medyo agitated, diba? Lahat po tayo, lalo na yung mga nasa bahay lang, syempre, lahat po tayo, maraming iniisip eh. Kinakabahan din tayo. Natural naman po yun. Naiintindihan ko po kayo. No? Pero ito po, sana maghintay tayo ng formal na announcement mula sa lokal na pamahalaan bago natin kinakalat yung mga balibalita. Yan po, pakiusap lang po mula sa akin. So muli po, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panglungsod at Vice Mayor, pati po ng Peace and Order Offices natin sa Pasig. At ito po yung resulta, barangay coding po. Ano? Barangay coding, ibig sabihin, 10 barangays per day lang. Naka-cluster po yan sa 10 barangays. 10 barangays per day lang pwedeng lumabas at bumunta sa mga establisimento. Kasama po mga sari-sari store, grocery. Kailangan na drastic measures po ang gagawin natin para makasiguro na hindi na po kumalat yung COVID-19 at mabawasan o mapabagal natin yung pagkalat ng COVID-19 sa Pasig City. Magkakaroon po tayo ng permit to leave premises sa tulong po ng PNP natin. Sila po yung magdi-distribute. At sa pagkakataong ito, on Thursday, April 30, ay magsisimula na nga po yung first day natin o yung dry run. Bakit tayo magkakaroon ng dry run? Siyempre, para makita po natin yung subject for improvement o makita natin yung mga bagay pa na pwede pa nating ma-apply kapag ka pinatupad na po natin ang strict implementation. Mas maganda po na magkaroon tayo ng dry run para pag nakita natin yung mga bagay na ito yung mga hindi natin dapat gawin. So ito dapat yung mga ano. Kasi usually, kapag ka nasa first day tayo, ito yung time na nangangapa pa tayo eh. Meron dyan magsasabi na, hindi ko po alam na may mga ganito po pala tayong implementation. Hindi ko po alam na may mga ganito po pala tayong batas. Kaya naman po sa April 30, sa Thursday po, ay kasama na ang lahat ng mga establishmento sa barangay coding. Inuulit ko po, sa April 30 po, sa Webes, ang simula o dry run ng ating pong barangay coding. At sa Monday naman po, May 4, o sa Lunes, Mayo 4, ang strict implementation ng barangay coding with permit to leave premises o yung PLP. Ano nga ba itong permit to leave premises na to o yung PLP?
Ito po, yan. Ayan, nakita nyo na, yung permit to leave premises. So, nakalagay po dyan is yung name ng household nyo. So, para lang din yung quarantine pass eh. But this time kasi, gagawin na talaga nila yung strict implementation. Kasi nga, talagang para maiwasan natin yung lahat ng mga taong pag-ala-gala sa labas. Kasi usually nga daw, yung iba kasi, hindi talaga nila sinusunod eh. Lalabas sila, tapos pagka may... Lalabas sila na wala silang gagawin sa labas. Tapos pag may mga nakasita sa kanilang mga police o kaya may mga iba na mga enforcer na nagsita sa kanila, sasabihin daw dyan is, may bibilin lang ako doon, may bibilin lang ako dyan. Pero hindi, wala naman talagang bibilin daw. Maggagala lang sila. So, di ba? Yung permit to leave premises na po yan o yung PLP, ang nakasulat daw po dyan is yung isa sa mga household nyo o yung name ng household nyo na pwede nyong isulat dyan is, o halimbawa, yung tatay mo. So, isusulat mo yung name mo dyan kasi nakalagay na din dyan po sa baba na isang tao lamang po ang pwedeng lumabas sa inyong bahay. So, may mga nagtatanong din kasi ngayon sa akin sa social media na paano daw kapag ka may trabaho daw yung tatay niya tapos dinala daw yung ano, yung PLP o kaya... nagtatrabaho yung nanay niya, tapos siyang lumabas, dinala yung PLP, paano man naman daw po siya? So, yung mga question po na yan, hindi ko yan masasagot sa ngayon, pero mas maganda kasi kapag pinuntahan po kayo dyan ng PNP o ng police, kayo po yung mag-explain sa kanila. And speaking of PNP, yung Pasig PNP po ang magde-deliver ng lahat ng PLP o ng Permit to Leave Premises sa inyo pong mga tahanan. Uulitin ko po, ang lahat po ng Pasig PNP ang magde-deliver po ng PLP sa inyong mga tahanan. So kung may mga question po kayo regarding that PLP, kung bibigyan po kayo ng dalawa, hindi ko po yan masasagot ngayon. Kayo po ang magtanong niyan sa PNP na magbibigay po ng PLP po sa inyo. Okay? Para po sa mas malawak na implementation, pareho pa rin daw po ang schedule ng palengke sa barangay coding. Halimbawa, yung katulad ng binanggit ko po kanina, ang barangay coding ay naka-align po doon sa schedule ng inyong schedule sa palengke. Halimbawa, ako po ay tiga barangay Kanyogan. So, ang schedule po ng barangay Kanyogan sa palengke ay tuwing Martes at tuwing Biyernes. So, ganito po. Ito po ang schedule ng barangay coding. So, ayan. Babasahin ko po sa inyo. Ang schedule po ng barangay coding tuwing Lunes at Huwebes ay barangay Rosario, Santolan, Maybunga, San Miguel, Ugong, De La Paz, Santo Tomas, Palatiu, Malinaw at Sumila. Ang barangay coding po ng schedule ng tuwing Martes at Biyernes naman po, barangay Manggahan, Santa Lucia, Kalawaan, Sagad, Buting, San Joaquin, Santa Cruz, Kanyogan, Orambo at Bagong Katipunan. Kaya naman, ito po yung mga barangay na naka-schedule ng Miyerkules at ng Sabado. Barangay Pinagbuhatan, Barangay San Jose, Bagong Ilog, Bangbang, Pineda, Kapitolyo, San Antonio, Kapasigan, San Nicolas at Santa Rosa. Sundin nyo lang po yung schedule na nakalagay po sa inyo, yung coding po ng inyong mga barangay. Ang sa pagkakaintindi ko dito, kaya ginawang naka-align yung schedule ng palengke at saka schedule ng ating coding is para alam mo yung purpose ng paglabas mo. Para ma-monitor din ng ating mga PNP or ng ating mga enforcer o ng mga nagbabantay po doon sa gate ninyo kung sino lang yung mga dapat nalalabas talaga. Diba? So, halimbawa, ang nakaskedule, yun nga, yung katulad po nung sinabi ko kanina, ako po ay tiga Kanyogan. So, ang schedule po namin sa Pasig Palengke ay tuwing Martes at tuwing Biyernes. Kaya naman, ang coding namin is tuwing Martes at tuwing Biyernes din. So, pwede akong lumabas tuwing Martes at tuwing Biyernes. Okay? So, ang purpose ng paglabas ko is yung pupunta ako dun sa palengke o mamimili ako. So, i-aalaw po kayo na lumabas kapag gamit nyo ang PLP na to dito sa mga sumusunod na ito sa pagbili po ng grocery o pagbili po ng pagkain, sa pagbili po ng medicine o pagbili po ng mga gamot nyo o ng mga vitamins, sa may access din po kayo sa healthcare. So, halimbawa po, magpapa-check up kayo o kayo po ay magpapa-dialysis o pupunta po kayo sa hospital. And
access po sa bank and financial services. So kung may pupuntahan din po kayo dun sa banko po na pangangailangan nyo. So ayan, so I guess at sana din po ay naunawaan nyo po ang guidelines dito po sa ano po sa PLP natin sa barangay coding po ng Pasig City at dito po sa permit to leave premises po. Sana po ay sumunod po tayong lahat kasi hindi po natin alam kung kailan po matatapos itong quarantine natin, pero kung lahat po tayo ay susunod, mas magiging matagumpay po ito pong lahat na ating ipinagsasakripisyo. Dahil nakita nga natin, naging matagumpay nga daw po ang schedule dyan sa palengke. So I believe na magiging successful din po itong barangay coding natin kung lahat po tayo ay makikipagtulungan, kung lahat po tayo ay gagawin itong implementation na ito. So maraming pong salamat sa inyong pong panonood, at kung kayo po ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe, tapos i-click nyo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kayong ma-notify sa mga latest videos ko. Okay, see you all next time dito lang sa Kurt TV! Bye!